sa 20 sugatan sa nasunog na pampasaherong bangka sa Quezon Province. Galing po sa Polillo Island at patungo sana ng bayan ng Rial sa Quezon ng MV Mercraft 2 nang sumiklab ang sunog. Mabilis namang rumisponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, gaya na rin ang lokal na pamahalaan at ilang pang bangka para apulain ng apoy at i-rescue ang mga sakay ng fast craft. Kumuha po tayo ng update. Makakausap natin si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Arman Balilo. Magandang morning, Commodore Balilo, sir. Welcome to SACTO. Kumusta ho kayo? Johnson, magandang umaga. Maayos naman po ang ating kalagayan at magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Opo. Commodore, bagamat gugulong pala ngayon ang investigation ng Board of Marine Inquiry, ano ba initial na resulta ng investigation? Saan talaga posibleng nagsimula yung apoy doon sa fast craft? Johnson, no? Doon na yung ating marine casualty investigation at tinitingnan lahat ng anggulo. Ang initial na narinig natin base doon sa deklarasyon ng mga nakausap nating pasahero, meron silang narinig na pagsabog sa engine room. Pero tinitingnan din natin kasi buhay din naman yung crew na nasa ilalim ng engine room, kaya hindi rin maaring sa engine. So lahat po ay titingnan natin at tayo naman po ay nakatutok doon sa investigation. At nahawak na rin natin yung kapitan at anytime yung mga crew naman po ay papatawag na rin natin. Opo. So far, Commodore Balilo, yung inireport po na casualty na pito, wala namang nadagdag po? Ano po? Wala na po. All accounted na, Johnson, yung lahat ng pasahero. Ibig sabihin, na-recover na natin lahat ng pasahero. 124 po at saka mayroong 7 patay. 127 po lahat pala at may 7 patay. Yung 24 po ay nasa ospital sa Claro M. Recto. Yung iba dinala na sa Lucena at mayroon dinala na rin sa Manila. Tatlo po yung may critical condition. Mamaya siguro mag-update kami kung anong kalagay ng mga pasahero na tinitreat pa po sa hospital. Opo. Hindi rin who issue dito, Commodore Balilo, kung merong overloading doon sa fast craft? Ano po? Wala naman, Johnson. Ang capacity ng fast craft ay 180 base doon sa kanilang dokumento. At 134 na po ang sakay. Ito include yung passenger sa yung kanyang mga crew. Opo. Sa timeline po ninyo, mga ilang linggo or araw ang itatagal ng investigation para malaman natin yung talagang pinagmulan itong trahedya? Hindi ko pa po nakausap yung marine casualty investigation, pero dapat po mga isang linggo ay matapos na nila ito para maibigay na kagad natin sa Department of Transportation. Opo. May bili naman na po si Secretary Artogadi dito na madaliin, tignan lahat ng anggulo at kung merong dapat managot, dapat papanagutin. Opo, Commodore, na-check na po ninyo kung registered vessel itong MV Fastcraft 2. Ano po, at meron bang matatanggap na beneficiary insurance yung mga pasaherong nasangkot sa aksidente? Ang alam ko po, maayos naman lo ang lahat ng dokumento nito. At sa pagkaalam ko, merong insurance siya na base po sa mga regulasyon na pinaiiral ng Marina at makakatanggap po yung nagkaroon ng pagkasawi, no, ng mga pamilya. Opo. At yun po ay titingnan din natin at tututukan para po sa kapakanan ng mga kababayan nating naging biktima nitong trahedya. Opo. Meron ho ba kayong information kung anong financial assistance ang naibigay na nung may-ari po nung Fastcraft 2? Meron ho akong information kahapon na meron ng inabot na financial assistance yung may-ari kasi nandun siya. Opo. Hindi ko lang alam po kung magkano at kung ilan na yung nabigyan. Opo, ang sabi ho nung may-ari kahapon sa mga unang panayam, parang isinasantabi niya agad yung possibility na sa engine room nagmula dahil sabi niya ay naitabi pa raw sa pangpang yung kanyang fast craft at hindi naman nabutas yung pinakailalim ng barko nung fast craft. Maaring tama din po. Kasi ang theory namin kasi buhay yung tao doon sa engine eh. Ayun. Kaya titingnan po lahat ng anggulo, marami kaming naririnig na sinasabi. Lahat po yun ay kukunin natin at i-consider at gagawing lead po para sa ating investigation. Opo. Doon pala, Commodore Balilong, 2017 na involved na rin sa trahedya sa Laot, yung isa pang barko nitong fast craft po na ito at meron pa rin isa yata na existing ano po. So hindi muna sila makabibiyahe. Ano bang sanction ang kakaharapin po ng may-ari ng barko kung sakasakaling lumabas sa investigation na meron silang naging kapabayaan?
maaari pong makansela yung prangkisa nila at maaari pong silang mapailan ng criminal liability kung sakali pong lumabas sa investigation na meron pong kapabayaan at kung sino man po ito at dapat mapailan ng kaso. Opo, hanggang kanino aabot yung sanction kung sakasakali bukod dun sa kapitan at crew ng barko ng Fastcraft? Depende po dun sa kalalabasan ng investigation. Opo, pati yung may-ari mismo, ano po pwede po? Depende po kung ano magiging ebidensya at magiging direksyon ng investigation kung talaga pong mapatunayan na sila ay culpable, kahit sino po ay pwedeng makasuhan. Opo. Commodore, may epekto ho ba ito doon sa biyahe ng mga ang ruta ay dyan, Polillo Island, papunta ng Real Quezon? May available pa ba tayong ibang mga fast craft na magsiservisyo? Mga Roro, Johnson, no, ang alam ko, itong aircraft lang ang buwabiyahe dito ng fast craft. At tama ka, no, na mga nakaraang taon may nalubugan din ito at may tatlong namatay. So far, ang pwedeng asahan po yung mga Roro vessel na nakita ko na buwabiyahe dito sa Polillo at Real. Opo. Commodore, ilan ho dun sa mga survivors, ang kwento ho nila eh, wala daw silang available na life vest na magamit agad-agad. Anong paalaala po ninyo sa mga operator ng mga fast craft na ganito sa mga pasahero na sumasakay po sa ganyan? Dapat po na, sa mga pasahero po, dapat nating tandaan na maging alerto po tayo sa pagsakay ng mga barko at alamin kung saan yung mga exit points. Alamin din kung saan nakalatay yung life jacket. Pagka po yung barko, hindi naman required yung life jacket na isuot at kailangan lang po nandun sa mga lalagyan. Mm-hmm. Kailangan po talagang ito'y sunog, talagang magmamadali kayo. At talaga pong hindi natin inaasahan na ganito yung mangyari. Pero mas mabuti po ang lagi namin sinasabi, alerto, exit points, saka yung location ng mga life-saving na dapat po palaging tandaan. Alright, Commodore Balilo, abangan po namin na magiging result na investigation. Maraming salamat po sa oras po ninyo at maganda umaga po.